Red Gossip Eagles is sponsored by board member Robert Agumon to continue our talk to our team. Hindi mo piyesa ko yung parents. I'm sorry. Para sa mga tao ng buhay na walang isa lang. So, our piece is para na siya sa mga batay ko na pero na yung ginainan o baray pulos na ginainan o sagbot-sagbot na sila sa katilimbay. Okay, ulam na lang, iinom sa tuwa na may pagulat lang na tao ni kalibutan. So, the title of this is Ang Sisi ay Hindi Patabak. Nakatayo tayo sa lupain ni mayaman na may mga pagkakataon na kapag ang ibong walang buto ay dudumi sa bulaklak ng may kasamang buto. Makalipas ang ilang araw o linggo ay may mabubong binhi. Pagkatapos ng ilang buwan ang siyam na beses ang kanyang pinagtaniman ay maghihi. At matapos na ikutin ang buwan ng siyam na beses ang mundo dahil sa ibon ay sisilang ang batang halaman. Ito'y titindig, mabubuhay sa lupain makasaysayan, makikinig sa mga kwentong bayan, sa salaysay, sa mga kabahayan, ang sabi ni Mang Juan. Bumuhay ng iligaw para patunayan ng ating dakilang pagbibig. Kailangan kong magigib ng tubig at manghalana. Pero ngayon may iba na. Kapag nagwapo ka, tamang kaway at chat mo lang magkakanobya ka na. Ang sabi ni Aling Nena, suot namin ang una pang Maria Lara. Ngayon pang Mia Khalifa. Ito pa. Ito pa. Ang sabi ni Ate Rosa, pag-aaral ko dati parang magdurusa. Kay layo-layo ng aking nilalakad, ang bawang isang piso sa akin ay sapat. Malaki ang aking marka, pamalit sa sakripisyo nila nanay. Kasi ito ang dapat. Hindi tulad nyo, may masasakyan. Hindi na maputik ang daan. Ang bawang isang daan ay halos hindi pa magkasya. Ang sabi ni Kuya Baldo, tuwing araw ng Sabado at Linggo, ang nalo namin ay patintero, tumbang preso, taguhan, habulan, doksong baka, hindi tulad ngayon. Mobile Legend at Dota, Ubaka, Facebook, Twitter, Instagram at YouTube na lang. Pero teka lang mga ma'am, sir, ate, kuya, ate, mano, madalas ng tanong. Nakalilimutan niyo na ba ang ating kultura? Nasaan ang inyong disiplina? Madali lang ang sagot. Pero mahirap sumagot kasi nasa lipunan tayo na kapag tayo ang sasagot sa nakatatanda, ito ay tanda na kulang ng respeto. Sisipo na naman ang pito sa malina dito, pero magtatanong ako, talaga bang nakalimutan namin ang kultura? O sadyang kaunti na lang ang nagpapaalala? Isang gabi, may nakita akong larawan sa social media. Batang 90s lang daw ang nakakaalam nito. Hindi pa impis na kami ay malito. Ituro ninyo sa amin kung ano ito. Talaga bang nawala ang aming disiplina? O ang tagapagdisiplina mismo ay hindi modelo ng disiplina? O may mga nabuntis at nakabuntis ng maaga. Pero may mga nagtitiis sa umaga ay estudyante, sa gabi ay kabahante. May mga nakagawa ng krimen at nakulog. May mga nalulog sa droga, pero may mga kabataan at susumika para maging mahusay na atleta. Ang kailangan lang nila ay suporta. Sa social media, may mabaka ang cancer, pero may mga therapist tayo that can share good things for the better. Sa paaralan, may nakahuluhan ng panahon ng marka. Minsan ay napagkakabalaman
kalaban ng mamakis na bulok. Dati sana nating tandaan na sa loob ng apat na sulok, bawat bata ay may kanya-kanyang talento. Lahat sila rin ninyo. Huwag lang nating usgahan ng isda sa pamamagitan ng pag-akyat sa pulong. Hindi ko pinupuna, hindi ko inuusgahan ng mga magtuturo. Dahil alam ko, a good teacher can inform anyone. Pero alam ko rin, the best teacher can transform a child in order to become more human. Sila ang mas kailangan. Kaya sa lahat ng nakatatanda, kung ayaw naman o hindi, hindi na kayong mabata, kayong siyang magiging pataba. Biligan niyo kami ng pag-ibig ang aming pinubuhang lupa. Buktayin niyo ang aming isipan at damdamin sa pamamagitan ng suporta. Hindi ko ito haka. Hindi ko ito opinion. Ito'y nakasaad sa ating konstitusyon. Artikulo 2 sa parating tatlong seksyon. Inikilala ang kahalagahan ng kabataan sa pagtataguyod kay ilang bayan. Kaya huwag nang ibuntong sa amin lahat ng sisi. Dahil kung ano ang kasalukuyan, dahil dito sa nakaraan. Kaya huwag natin hayaan na ipamana sa susunod na generasyon ang walang hanggang sisihan. Salamat.